Magandang gabi pong muli sa inyong lahat, lalong-lalo na sa lahat ng mga bagong bayani sa iba-ibang parte ng mundo. Alam nyo, ano kaya ang pakiramdam mo kapag ikaw ay pinanganak at broken ang iyong family? Naiiwan ka sa iyong lola, nawala ang iyong ina dahil nag-abroad din. At nung ikaw na ang nagkaroon ng sarili mong anak at asawa, ay broken family din ang nangyari. Magiging broken din kaya ang buhay niya na nagdesisyon siya pumunta na ng ibang bansa bilang isang OFW? Panoorin natin yung kwento ni Patricio Habagero. My parents separated early when I was young. So I grew up with my lolo and lola. There was a time when I was with my mother, I was treated differently. Half brothers and half sister ko, iba yung laruan nila, and even the schools that we went to. It left a big void sa akin, knowing that I deserve so much more than what I was getting. So, na-appreciate ko yung lolo at lola ko because they tried hard to supplant the kind of love that my mother or father should have given me. I tried to vent out yung growing discontent during that time in two different avenues. I excelled in school, so even in sports. So nag-track and field ako, nag-swimming ako, nag-basketball ako. And from there, nakuha ko yung validation. Because when I excelled, I got awards, nagkaroon ako ng mga trophies, ganyan. But still, yung longing na yon na magkaroon ng buong pamilya, that was playing behind my mind. Kaya maaga ako nakapag-asawa eh. At 19 years old, I embarked on a journey na sabi ko, I would start my own family to find my own peace. Pero syempre, dahil I was immature at that time, lagi kami nag-aaway. So yung impatience ko at saka yung frustrations ko about my life sometimes would spill over our discussions. Because of those things happening, we drifted apart. She worked on her job, ako rin. Gumigimik siya, lumalabas, ako rin. It sort of went to the same direction na masisira kami, and eventually it did. Nung naghiwalay kami, at the back of my mind, gusto ko pa rin magkaroon ng pamilya. So syempre, hindi ka naman titigil magmahal eh. So I had several relationships until I thought I found the one. Eventually, we were blessed with one boy because we had good jobs. So we were both working in multinational banks. We get to buy kung ano yung gusto namin, we get to travel a lot, but all of those are superficial. Parang itong relationship na to, we just drifted apart. Nagkahiwalay kami, and because I had a good job, I transitioned from this particular company to another multinational bank, which led me to overseas. No? So nakapagtrabaho ako abroad as a general manager of a multinational bank. As fate would have it, etong magandang trabaho na to didn't last. It was during that time, nagkaroon ng financial crisis sa buong mundo. Talagang nawalan kami ng trabaho. Imagine mo, if I was earning $500,000 noon, wala akong naipon. So I found myself on the streets na mumulot ng pagkain. Nakapagmuni-muni ako, inisip ko, siguro I had to shift directions. So I walked into a real estate company, my first real estate company. And I decided to become an entrepreneur. You become an agent. I learned everything that has to be learned during that time. Naging maganda yung resulta. Kumita ako. At nagkaroon ako ng properties. I started my own company, financial services company. But the lesson in life really is that there's nothing permanent except change. When a crisis hit again during that time, I was able to transition to another developer na nakatulong. Kasi yung next developer that I was with had this advocacy of helping people. Hindi na yung tipong dati that I had to sell because I want to sell and I had to earn. When I joined PhilInvest, nagkaroon ako ng isang malaking, kumbaga ba parang awakening, that probably this is my purpose, this is my objective in life. Na if I help people acquire their own property and advise them correctly on how to spend, how to manage their funds, how to invest, it would be easier for me. During my first year, naging rookie of the year ako noon.
So on the second year, I was top director worldwide. It's a work in progress. It helped me grow as a person also. Kaya malaking bagay talaga. There are lessons to be learned. There are still going to be many lessons to learn dun sa may pagiging affiliated ko with PhilInvest. This is the second family I have that will be there for me. Siguro, sana, hopefully, until the end of my career. Ngayon, assigned ako sa Dubai. Ito nga, ang ganda ng tinatakbo namin sa PhilInvest International sa Dubai. I also go out of Dubai. I business develop in Jordan. Dahil sa Preach Revolution, isinusulong dito yung ideya na kailangan makapag-invest tayo sa sigurado katulad ng mga real estate investments, sa mga property investments. Actually, sa tatlong taon na i-turn over na sa akin, nakakapagparenta na ako. So isa na naman yun sa mga aral na natutunan ko na ang pinakamabilis na balik ng pera talaga ay sa real estate. So malaking bagay, napakalaking joy and happiness para sa akin while doing the business. I'm growing also wealth ko. Diba? That allows me to help more people. Kitang-kita po natin na nang makilala niya ang Preach Revolution, nagkaroon na siya ngayon ng matibay na pamilya na hindi na broken. Dahil dito po sa bahay ng mga Preach Revolution, ay kitang-kitang meron kang kapatid, meron kang tatay, meron kang nanay, at napakasaya pagpasok mo pa lang sa loob ng bahay ng Preach Revolution. Kaya kami nagtayo ng Preach Revolution, OFW Freedom Center sa buong mundo. Kasi yun yung layunin natin, di ba? Nung napagpunta mo sa abroad, iniwan mo yung buong pamilya mo dito. Sino yung kapamilya mo dun? No, kaya sa Preach Revolution, pag pumunta kayo sa Revolution Center natin, talaga ramdam na ramdam mo nasa Pilipinas ka. Iba yung pakiramdam mo, puro positive. Yes, Terry. Puro pangarap. At dito, pagpasok sa bahay, ang pinag-uusapan ay iisa. Paano tayo magiging free and rich at hindi na tayo muling babalik pa sa ibang bansa? Lahat ng positive, lahat ng energy ay makikita nyo sa bahay ng Preach Revolution. Ang maganda pa dito, Ted, hindi lang energy. Kasi kung energy lang, hindi mo alam kung saan mo gagamitin, wala din. So, dito sa Preach Revolution Center, tuturuan namin kayo, sasamahan namin kayo ng mga trainings. Hindi lang sa financial, hindi lang sa katawan, diba? Na paano maging healthy, paano maging full of energy, kung hindi, pati sa happiness pa. Kaya po kayo, inaanyayahan namin na sana ay makasama namin kayo dito sa negosyo ng Preach Revolution na tanging pag-aasa nating mga OFW. Ito po muli ang inyong Preach Mentor, Ted Kujamat Lim. Terence Ray Lim. Laging lumalaban para sa ating mga OFW. At ang sigaw namin para sa revolusyon ng mga OFW, laban ng OFW, Preach Your Life!